Tayo po ngayon mag-aaral ng isang bagong paksa na tinatawag na ang santuwaryo. Ano ba itong santuwaryong ito? Alam natin ang santuwaryo ay may kahulugan na bahay. Kalimitan ginagamit ito na bahay ng Panginoon o banal na santuwaryo. Minsan ang mga simbahan ay tinatawag na santuwaryo. Subalit ito ay kumakatawan sa isang lugar na banal o lugar na sagrado o lugar na protektado. Katulad halimbawa ng bird sanctuary o santuwaryo ng mga ibon. Ang ibig sabihin, protektado ang lugar na ito sa mga ibon o tahanan ito ng mga ibon na hindi dapat napakialaman ang kapayapaan ng mga ibon. At hindi sila pwedeng barilin, paglaruan, ganun din sa mga isda. Tinatawag yan ang fish sanctuary o lugar ito ng mga isda na hindi dapat manghuli dito ng isda. Sa atin namang pag-aaral na ito sa kasulatan, ito ay banal na lugar na tahanan ng Diyos at tinatawag itong banal na sanctuaryo. Sa ating pag-aaral ng kasulatan, ito ay malimit nating makita. At ating pag-aaralan ang ibig sabihin ng santuwaryo sa kasulatan na ito ay lugar na banal, na ito ay marami ang kahulugan. Tinatawag din ang ating katawan na santuwaryo o templo. Ito ay magkakatulad sapagkat yung santuwaryo sa lupa ay ginawang templo doon naman sa Jerusalem. At sinasabi sa kasulatan na tayo ang templo ng Diyos, na ang ibig sabihin tayo ay tahanan ng Espiritu ng Diyos na dapat natin itong ingatang banal at dalisay ang ating katawan. Ang problema, itong santuwaryo ay pwedeng dungisan, pwedeng maging lugar ng kasamaan, katulad ng ating katawan din, katulad ng sanlibutan ito, na ginawa itong maganda ng Diyos, subalit naging marumi dahil sa mga tao, sa kasalanan. At pag-aaral natin itong santuwaryong ito na ibinigay ng Diyos. At alam natin na yung mga Israelita, nung sila ay umalis mula sa Ehipto, sila noon ay mga alipin. Subalit sila ay dinala ng Diyos nung sila ay mapalaya sa isang lugar na malapit sa Sinai o sa bundok ng Sinai o Sinai, na ngayon ay napasyalan ng mga tao doon sa Sinai Peninsula o sa lugar ng Arabia. At itong lugar na ito ay naging napakahalaga sa mga anak ng Diyos sapagkat dito sa lugar na ito ng Sinai ibinigay ng Diyos ang 10 utos. At siguro ay napanood nyo ang pelikula na 10 Commandments at maraming mga kasaysayan sa kasulatan tungkol dito sa 10 Commandments na santuwaryo. At itong santuwaryong ito ay inilagay dito at ginawa, at ang pinakamahalagang lugar sa santuwaryo ay yung tinatawag na Kaban ng Tipan. At yung Kaban ng Tipan ay kinalalagyan ng 10 utos ng Diyos, yung tinatawag nating 10 Commandments na pinakamahalaga na kasulatan, na tinatawag ito'y Kaban ng Tipan, tinatawag ito din ng Kaban ng Patotoo, na pinakamahalaga sa Diyos, na pinakamahalaga din sa buhay ng tao. At minsan ito ay hindi naisip ng tao na itong kautusan ng Diyos ay napakahalaga. At minsan nagsasabi na wala na raw ang kautusan ng Diyos at ito ay napalitan na ng grasya o na tinatawag na biyaya ng Diyos. Ating pag-aaralan po ang ibig sabihin nito. So itong santuwaryo ay nasa gitna ng kampamento ng mga Israel. Alam natin na ang mga Israel noong kapanahon ng yun ay wala sa mga bahay, nakatira sila sa mga kampamento o tinatawag nating mga camp. Ang sabihin parang camping, na malaking camping doon sa ilang, hindi sa mga bahay kundi sa mga tulda. At masarap mag-camping, alam niyo naman na masayang mag-camping.
At yun ay napakalaking campsite na ito ay ang nagkakamping doon ay napakarami. At sabihin natin may 3 milyon. Kasi 1,000 raw ang mga lalaki na mga matatanda o mga mature na, ay di yung mga babae at saka mga bata ay siguro yung mga 3 milyon ang mga tao dyan. Kaya marami sila. Subalit ito ay pinangalagaan ni Moises na malinis at organisado, sapagkat ang Diyos ay ayaw ng hindi organisado, hindi malinis, marumi. At yan ay pinatutupad ni Moises. Kahit ang sabi ng Diyos kay Moises, igawa mo ako. Igawa nila ako ng isang santuwaryo sa inyong kalagitnaan. At gusto ko na makatahan sa inyong kalagitnaan. Ang ibig sabihin, ang Diyos mismo ay gustong bumaba sa lupa, sapagkat noong ibigay ang 10 utos ay bumaba siya. Alam natin na nagkidlatan at nagkulugan at nagkaroon ng malakas na mga lindol noong ibigay ang 10 utos. At yung 10 utos na ito ay ipinalagay ni Moises doon sa kabanang tipan, at yan ang nasa sentro ng santuwaryo, na ito ang pamantayan ng ating pakikitungo sa mga tao. Yan ay 10 utos lamang. At ngayon ay ang mga tao ay nagkakaroon ng kaguluhan, maraming problema dahil dito sa pagsuway sa 10 utos na ito. Ang tawag dito ay santuwaryo. Tingnan natin ang itsura ng santuwaryo. Itong santuwaryo ito ay nababakuran, at sa looban, tinatawag looban na riyan ang kabanang ng handog, tapos yung tinatawag na lagayan ng tubig na tanso. At pagpasok natin doon sa loob ng santuwaryo, may tinatawag na banal na dako, at doon sa kanang lugar na nakikita ay yung hapag ng tinapay na mayroong 12 tinapay sa hapag na yan. At dito naman sa kabila ay nariyan ang 10 kandilero o ang 7 kandilero na golden candlestick o ginto ang pagkayari nito, purong ginto. At doon naman sa harap ng tabing ay nandyan yung dambana ng kamangyan, na dyan sinusunog ang kamangyan. At yan, lahat ng ito ay may mga ibig sabihin. At ang naghahandog dyan ay tinatawag natin na saserdote o yung high priest. At may mga kahulugan ito na ating pag-aaralan na napakahalaga. Sa likod ng tabing na ito ay nandiyan ang pinakamahalagang sabihin nating box o baul o yung tinatawag na Ark of the Covenant. Yan ang kaban ng tipan. Kaban ang tawag dyan. O sa ibang mga lugar ay baul. At doon sa ibabaw ng baul na ito, na kinalalagyan ng 10 utos, ay nandoon naman ang isang tinatawag na mercy seat o luklukan ng awa, na ito ay mayroong liwanag na tinatawag na Shekinah, na liwanag ng Diyos. At sa magkabila ng tinatawag na mercy seat ay naroon ang yung tinatawag na cherubim o yung anghel na ginto na nakabuka yung pakpak sa itaas at sa baba. At nagpapakilala ito na napakahalaga ng box na ito o ng kaban na ito. At ang kabang ito ay may 2 bahagi. Yung sa baba ay yung kaban ng tipan na nandoon ang 10 utos. Subali sa ibabaw ay yung tinatawag na mercy seat. Nang ibig sabihin ay ang Diyos ay puno ng kaawaan at puno rin siya ng hustisya o ng justice. Justice and mercy, ang sabi nga, ay magkasama sa Diyos. Hindi pwedeng mercy lang, meron ding justice ang Diyos. At hindi pwedeng justice lang, meron ding mercy. At maraming pa tayong mapapag-aralan dyan na yan ay napakahalaga.
At yung lugar na yan ay minsan lamang ginagawa o binubuksan o pinapasukan ng saserdote pagka lamang panahon ng pagtubos at minsan lamang sa isang taon. Okay, so sa araw-araw, ang mga Israelita ay naghahandog doon sa santuwaryo. Sa araw-araw, ang mga pare ay naghahandog doon sa dambana ng handog o dambana ng sakripisyo, naghahandog araw-araw ng tupa na ito'y kumakatawan sa handog ng sakripisyo ng Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Na kung wala siya, ay wala tayong kaligtasan o hindi tayo makakabalik sa buhay na walang hanggan. At kung nagkakasal ang tao, ay nagdadala rin sila ng handog. Minsan ay mga karnero o mga tupa. Minsan din ay may mga baka na inihahandog dito para pagtubos sa kasalanan. At na doon din, ang dugo nito ay ilalagay dyan sa mga sa tinatawag na sungay ng dambanang yan. Pagkatapos ay ito ay dadalhin doon sa santuwaryo at iwiwisik doon sa kortina o doon sa tabing ang dugo na ito. At sa araw-araw, sa katapusan naman ng isang taon, ay lilinisin yung kortina, lilinisin yung buong santuwaryo para maalis itong mga kasalanan ito. Anyway, ito ang gawain araw-araw. At ating tingnan ang kahulugan nito sa ating pag-aaral. So tingnan natin ito. Itong santuwaryo ay nababahagi sa bali tatlong bahagi. At ito ay tinatawag na daan ng Panginoon. Ang sabi sa mga awit 77:13, ang iyong daan o Diyos ay nasa santuwaryo. At ano ang sabihin ng daan ito? Ito ang daan ng kaligtasan o ang paraan ng kaligtasan kung paano ang tao maliligtas o kung paano ang tao maihiwalay sa kasalanan para siya ay makabalik na muli sa paraiso o sa langit sa ating mga pag-aaral sa kapanahon na ito tinatawag nating langit pero ito tinatawag na pagbabalik sa paraiso. Ngayon tingnan natin itong tatlong bahagi ito ng santuwaryo. Ang una, ikalawa at ikatlo, ang una ay yung looban. Itong gawing ito sa kaliwa, ito ang looban. Yung sa bandang gitna, ayan ang banal na dako. At yung sa kanan ay yung kabanal-banalang dako. The most holy place. Itong isa ay court. Yung isa ay tinatawag na holy place at yung isa ay most holy place. Ano ang ibig sabihin ng tatlong ito? Yung looban, ang ibig sabihin nito ay pag-aaring ganap. Kumakatawan ito na bago ka makapasok dyan sa santuwaryo, ay ikaw muna ay dapat ay ariing ganap. Ibig sabihin ay patatawarin at lilinisin na yung kasalanan bago ka makapasok sa santuwaryo. Ang ibig sabihin, bago ka makalapit sa pakipagkasundo sa Diyos, kinakailangan munang ikaw ay maging katanggap-tanggap sa Diyos sa pamagitan ng iyong paghandog ng dugo. Sapagkat kung walang pagbuhos ng dugo, ay walang kapatawaran, ang sabi ng kasulatan. So kinakailangan ikaw muna ay ariing ganap. Sa English ay justification, pag-aaring ganap. Sa sunod ay yung tinatawag nating banal na dako, ito man ay ang pagpapakabanal. Pagkatapos na tayo ay maaring ganap, ay tayo naman ay papasok sa gawaing pagpapakabanal. Unti-unti tayong mababago ang ating likas na magi tayong banal. At sa pangatlo, ay tinatawag na itong pagluluwalhati. Sa English ay glorification. Sapagkat yung kaluwalhatian ng Diyos ay yung kanyang likas, ang kanyang ugali na pag-ibig na yan ay kung atin itong
mapupurma sa ating buhay ay handa na tayo sa pagpasok sa paraiso. So, yan ang looban, ang banal na dako at ang kabanal-banalan. At ano pa ang sabihin itong looban ito at ng tatlong ito? Ang una ay ang pagpapatawad. Yon ang tinatawag nating pag-aaring ganap. Dapat mapatawad muna ang ating kasalanan. Yan ang unang bahagi. At tayo mapatawad, ang sabi ng kasulatan, kung ating ipahayag ang ating kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa ating mga karumihan. So yan yung unang bahagi na pagpapatawad. Ang ikalawa naman, pagkatapos na yung pagtatagumpay, tayo ay magpapakabanal at tayo magtatagumpay naman sa ating mga masasamang mga ugali, ang ating masasamang mga likas. Yan ang ating dapat pagtagumpayan. At sa sunod ay yung kasakdalan. Dapat tayo makaabot sa kasakdalan ng tinatawag na ating karakter o kasakdalan ng ating pag-uugali na katulad ng sa ating Panginoon. Bago tayo makasama niya sa paraiso. Sapagkat kung tayo'y anak ng Diyos, ay dapat ang ating ugali ay maka-Diyos. Kahit ito ay daan ng kaligtasan. At maasa ko na ito ay inyong unti-unting maunawaan at ating masasaksihan ang ibig sabihin ito. So pag-aralan pa natin ang ibig sabihin ito. Ito ang dambana ng handog. Itong nasa unahan, sa kaliwa, ito ang dambana ng handog na ito ay yari sa kahoy na kinalupkupan ng tanso o ng bronse na dito inihahandog yung mga sakripisyo na ito ay kumakatawan naman sa paghahandog ng ating buhay sa Diyos at ang Diyos na naghahandog din ng kanyang buhay para naman sa atin. So nakikita natin dito na itong tambana ng handog ay kumakatawan dito kay Jesus na siya ang kordero ng Diyos. Ang sabi ni San Juan Bautista, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So yan ang kumakatawan sa ating dambana ng handog. Pagkatapos nito ay dadako naman tayo sa hugasang tanso. Yung hugasang yan ay yari sa tanso na puno ng tubig sa taas at mayroon din sa baba na ito'y kumakatawa naman sa paghuhugas ng ating kasalanan. Yan ang gawain dito sa looban. At kumakatawa nito sa si Jesus ang tubig ng buhay. Ang sabi ni Jesus, ako ang tubig ng buhay. I am the water of life. Sapagkat hindi tayo malilinis kung hindi sa pamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon, ng tubig ng buhay. So maliwanag na itong santuwaryo ay kumakatawan sa gawain ng ating Panginoon para sa ating kaligtasan. Ang sunod naman sa loob ng santuwaryo na sa banal na dako ay nandyan ang dulang ng tinapay na may kahulugan ito. Kung ating titingnan, sa sunod na ito makikita natin na itong dulang ay ginto na ang nasa loob niyan ay kahoy sapagkat ang ginto na may malambot, kinulupkupan ng ginto itong dulang at sa ibabaw ng dulang ay nandyan ang 12 tinapay na kumakatawan ito sa pagkain ng mga angkan ni Israel, 12 angkan ni Israel. At ito ay pinapalitan linggo-linggo. Para yung sabihin, may pagkain ang bayan ng Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay ng pagkain sa atin. At ito'y kumakatawaan, si Jesus ang tinapay ng buhay. Ang ating Panginoon ang tinapay ng buhay. Ang sabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang kumakain sa akin, ano, mabubuhay. Ha? Napakahalaga ng pag-aaral na ito ng mga kahulugan ng santuwaryo. At doon naman sa sunod, yung gintong kandilero, yung 7
golden candlesticks ay kumakatawan naman ito sa sisus ang ilaw ng sanlibutan. Itong kandilerong ito ay yari ito sa purong ginto na ito ay isa lamang o yung tinatawag na piece ng ginto na ito ay ginawa ng mga mahuhusay magpukpok ng ginto at ito ay ginawang pitong kandilero na nilalagyan niya ng ilaw araw-araw na kumakatawan din ito sa mahalagang gawain ng tao na mamaya ating malalaman ang kahulugan naman ito. So ito ang kandilero, si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. At doon naman sa dambana ng kamangyan ay kumakatawan naman ito sa gawain din ni Kristo na ito ay kumakatawan na si Jesus ang tagapamagitan. Siya ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Ibig sabihin, bago tayo makapasok doon sa kabanal-banalan dako, ay kinakailangan munang tayong merong tagapamagitan, may attorney. At hindi tayo makakapasok doon kung wala ito na meron itong dambana ng kamangyan. At yung kamangyan yan, sa ibabaw ay nakita natin na merong umuusok na kamangyan. Araw-araw yan umuusok na mabangong kamangyan. Hindi lamang basta kamangyan. Meron pang mga halo yan para masarap ang amoy. At ito ay naaamoy sa buong kampamento para ang mga tao ay makaisip na ang Diyos ang tagapamagitan o si Kristo ang tagapamagitan. Bago tayo makapasok o makalapit sa Diyos, ay tayo muna ay lalapit kay Kristo. At si Kristo ang magdadala sa atin. Kaya sabi sa atin, I am the way. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. At doon naman sa likod ng tabing na ito, na minsan laang pinapasok sa isang taon, ay nandiyan naman ang tinatawag na kabanang tipan o the ark of the testimony. The ark of testimony. Yung kabanang tipan. At sa loob niyan, ay yung mapapansin na nandiyan yung tipan ng Diyos, ibig sabihin, kung tayo susunod, tayo mabubuhay. Kung tayo ay susuway, tayo ay mamamatay. Ang ibig sabihin yan. At yan ang tinatawag na si Jesus ang ating halimbawa. Nabuhay si Jesus ng dalisay sa lupang ito at siya lamang ang makatutulong sa atin sapagkat tayo nagkakasala. Pero si Jesus ay hindi nagkasala at siya lamang ang ating magiging pag-asa. Siya rin ang ating halimbawa. Tutularan natin siya. Meron tayong huwaran. At kung titingnan natin, nandoon sa loob ang kautusan. Yan ang nasa puso ng ating Panginoon. Ang sabi sa atin ng kasulatan, I delight to do thy will, O my God, thy law is within my heart. Ang sabi ni Jesus. Ang kaluguran niya ay sundin ang kalooban ng Diyos at ang kautusan ng Diyos ay nasa ating puso. At itong kautusan ito ng pag-ibig ng sa kapwa natin at pag-ibig sa Diyos ay dapat nasa ating puso palagi. Sa ibabaw naman yan, ay nandyan ang tinatawag na luklukan ng awa na ang Diyos ay may kaawaan. At ating mapapag-aralan na ang ating Diyos ay napakabuti. Siya ay istrikto pero siya naman ay mauwain. At ito ay magkahalo. At siya rin ang ating halimbawa. Kinakay nating pagsikapan na tayo mabuhay, na dalisay, at walang kasalanan. Yan ang ating dapat na isip-isipin. Pero may biyaya ang Diyos na tayo kung nagkakasala ay kanyang patatawarin at tayo ay kanyang tutulungan. Ano? So ito ang mga bahagi ng santuwaryo na mahalaga. At hindi natin ito matatapos ngayon, pagpapatuloy natin sa sunod ang ibig sabihin ng mga bagay na ito sa sanktuaryo at makikita pa natin ang mahalaga pang mga bagay na ito at ito ang tinatawag na
daan ng kaligtasan. Pagpalain tayo ng Panginoon sa ating pag-aaral na ito at naway tayo ay makatuto ng mga leksyon na ating magagamit sa ating kabuhayan, sa paghahanda natin, sa pagpasok sa paraiso o sa kalangitan. Pagpalain tayo ng Diyos sa pag-aaral na ito. Ito ang aking dalangin.